Dumating na nga sila Kyrie Irving at sila Markif Morris sa anilang bagong team sa facility ng Dallas Mavericks. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang ibang mga balita natin ngayong araw. Ito nga mga idol tungkol kay Anthony Davis sa team ng Lakers. Dahil ayon sa report na ito, several teams nga daw ang nag-reach out sa Lakers patungkol dito kay Anthony Davis patungkol nga sa possibility ng isang trade. At ang Lakers nga daw quickly shooting down any such talk. Yan ang balita. Na ibig sabihin lang mga idol ay wala ngang interest ang Lakers sa pag-trade dito sa kanilang superstar big men. Sinubukan nga ng ibang mga NBA teams at agaran nga daw silang sinagot ng Lakers ng no. Hindi nila ititrade si Anthony Davis. And I think mga idol, alam naman na natin lahat yan. Diba't sinabi na rin ng Lakers nung nakaraan na si AD nga ang kanilang next and upcoming superstar once na si LeBron James mga idol ay matapos na ang karera dito sa NBA. Committed nga sila dito kay Anthony Davis long term. Kaya nga ginave up nila ang lahat ng assets nilang yon para nga dito kay Anthony Davis. So kaya naman nang subukan nga ng ibang mga NBA teams na mag-inquire patungkol nga dito kay Anthony Davis ng isang trade ay sinabi ng Lakers hindi namin ititrade si AD. Anyways mga idol, next balita naman natin patungkol nga dito sa sinabi ni Stephen Smith na patungkol kay Kevin Durant. Sabi niya, I'm hearing he's on the verge of potentially being moved. I'm hearing Boston is making some calls. Keep your eye on that, Jaylen Brown. Yan nga daw mga idol ang latest update sabi ni Stephen A. patungkol nga dito sa Boston Celtics pati na rin sa Brooklyn Nets. At kung matatanda nyo mga idol, nung nag-trade request itong si Kevin Durant ay eto rin ang rumor na lumabas, ang balita, ang possible trade nga daw dito para sa team ng Brooklyn Nets at Boston Celtics, Jaylen Brown for Kevin Durant. Makakakuha ng young player ang Brooklyn na they can build around. Ang Boston Celtics naman ay makakakuha ng isang solidify Hall of Famer superstar that can help them mga idol win a championship na makakatulong na rin dito kay Jason Tatum. Kaya naman ngayong medyo magulo ang sitwasyon ng team ng Brooklyn ay lumalabas nga na naman ng balita Kevin Durant for Jaylen Brown trade. Anyways nga mga idol, ngayon ay silipin na natin ang naging pagdating ni Kyrie Irving pati na rin ni Markif Morris sa kanilang bagong team. Ngayon nga lang ito lumabas mga idol dahil kararating din lang ni Kyrie Irving matapos nga niyang kanyang physical test at naging official na nga rin ngayong araw ang trade. At mga coaching staff, front office guys at pati na rin ang owner mismo ng Dallas Mavericks ay sinamahan si Kyrie Irving at binigyan yata siya ng tour para nga sa kanyang bagong practice facility. At mga idol, mukha namang excited itong si Kyrie Irving para nga sa kanyang new chapter, new journey, new team. Pangiti-ngiti nga mga idol at nag-picture pa kasama ang mga ilang Dallas Mavericks fans. At alam nyo ba mga idol, nung matrade nga itong si Kyrie Irving ay nagkaroon pa siya ng bonus na $2 million. Dahil nung taong 2019 kung saan itong si Kyrie Irving ay nag-sign nga ng kanyang 4-year deal sa team nga ng Brooklyn Nets ay meron ngang 15% trade kicker na tinatawag na once matrade itong si Kyrie ay may bonus siya na $2 million. So kaya naman siguro all smiles itong si Kyrie Irving matapos nga ng kanyang trade request. Napunta na nga siya sa ibang team na kanyang nirequest, binigyan pa ng malaking pera. At mga idol, itong si Kyrie Irving nga daw ay babalik sa kanyang dating numero na number 2 para nga sa team ng Dallas Mavericks.